Ma, good morning po. Ay naku, anak, pasensya ka na. Madami kasing nakaschedule sa appointments ko today sa clinic. Una na ako ha. Hindi ko maintindihan. Bakit ang bigat? Nakakaiyak. Sakit. Ma, kamusta po? Kain na po tayo. Nak, pasensya ka na. Una na ako ha. Daming patience. Nakakain ako sa daan. Nag-drive-thru ako. Sige po, ma. Good night po. Jane, kain na. Bro, sa labas na ako kakain. Thanks though. Sa sobrang busy natin sa gawain natin, minsan, hindi natin napapansin yung mga bagay na nakakaapekto na pala sa mga mahal natin sa buhay. Napapagod. Pero, nakakalimutan na din nating magpahinga. Kawawa naman itong si Jay. Paulit-ulit na lang ang nangyayari sa kanya. Laging mag-isa. Walang makausap. Walang makasama. Isang araw, gusto mo na lang itry gawin yung mga bagay na hindi mo na nagagawa. Maglalakad ka na lang sa kawalan. Sa kawalan ng pag-asa. Akala mo, kaya pa. Akala mo, masaya ka pa. Bro, open the door. Bro, pahingin naman extra cash. Kuya! Kuya, anong ginawa mo? Kuya, please! Anak ko! Hindi man lang kita nakausap! Anak ko! Ma, pababa na po. Hihintayin pa ba nating mawala ang mga mahal natin sa buhay para mapansin at mahalin sila? Anak, ang pagiging malungkot, pakiramdam ng kawalan, isa sa mga bagay na pwedeng maramdaman. Mahalaga ang suporta at pagmamahal sa bawat pamilya. Tulungan natin sila. Sulitin ang bawat oras at pagkakataon. Magtulungan at pakinggan.